Hello, good morning. So, welcome back sa ating channel. So, meron tayo guys gagawin dito na video card. So, ito siya. Sapphire. Ayan. 2 gig lang ito guys. This video card is binigay lang sa atin. Subukan natin siyang gawin. So, wala itong display. Binigay lang sa atin ng ating kapitbahay. So, test natin siya. Check natin kung shorted. Okay, na-shorted. 3 volts. Check. Okay, na-shorted. So, wala siyang external power supply. Kung mapansin nyo, medyo madumi yung ilalim. Pero check natin, hindi naman siya shorted eh. So, gamitin natin ay DBI Plus. So, gamitin, siksaksak na lang natin dito sa extender natin. Para makita natin kung anong problema. Okay. So, ready na. Ready na ba ang ating pang tester? Okay, nakauna yung monitor. So, okay, let's power on. So, pan-spinning. Oops. Tama ba? So may display siya. Nag-display. Pero nung nakaraan, wala siyang display. Ayan. So hindi ko alam kung bakit siya nag-display. Nag-display siya guys. Ayun, black screen yata. Ayan, black screen. Mapapansin nyo, ayan, nakaganon lang siya. Ayun yung problema niya. So, hindi naman siya nakahang. Pero, nag-black screen. So, panagluto ko siya. Up nga natin. So, power on natin ulit siya. Power on. Natin kung magdi-display. Kasi nag-display siya eh. Nawala ulit. Ayan. May display siya. Para nagluloko lang siya guys. Ayan. So, in-off po siya. Tapos ano. Yun ang problema niya guys. Pag matagal, walang display. So, ang problem nito is no display. May time na nagbubukas. Yun ang problem niya. So, ang gagawin natin, pakita natin kung bakit siya ganon. Ayan. So, according dun sa nagbigay sa atin ng unit, ang sabi niya, lagi daw walang display. Lagi nawawala ng display. So, alamin natin kung bakit siya nawawala ng display. Ayan, isang main cause. Ito yung pinaka-basic na problema ng video card. So, alamin natin kung bakit. Yan. So, ipakita natin sa inyo kung bakit siya nawawala ng display. Ano yung cost. So, ito guys ay 2GB lang. RX 460. 2GB. DDR5 na siya. Meron siyang HDMI, DVI, DP port. Yan. So, alamin natin. Buksan na natin siya guys. Para makita nyo kung ano yung problem niya. Okay. Kasi tinesting ko na ito before, wala siyang display. Tapos minsan may display, minsan walang display. So, yun yung problem niya. So, alamin natin siya. Bakit siya ganun? Anong dahilan? Ano ba yung dahilan niya? Bakit siya nawawala ng display? Yan. Minsan medyo magkaka-display, tapos walang display. May ganun, salitan. So,
Alamin natin kung bakit. So, open na natin siya. So, natanggal ko na ang... Ayan. So, itsura pa lang, guys. So, matik. Nawawalan siya ng display, ano? Kita nyo ba, itsura? So, mga ilang taon na kaya to, guys, na hindi nalilinis. Ayan. Kita nyo sa dumi? Diba? Yan yung isang coast. Kaya nawawala siyang display. Hindi pa dyan natatapos, guys. Hindi pa yan. Sa pan pa lang yan. So, siyempre, dun pa sa unit. Yan. Look. Yan. So, hindi masyado nagpo-focus yung ating camera. Focus natin. So, hindi niya makita. Pero madumi siya, guys. Ayan o. Tanggalin natin yung heatsink. Actually, maano yan eh. Mas basic lang yung issue nito. Ito ay makakatulong dun sa mga may basic knowledge sa computer. How to clean your video card. Okay? Tanggalin natin yung heatsink. Ah, ito yung tamang step na ituturo ko. Yung basic. Okay. So, tanggalin natin itong headset niya. Ayan, mapansin niyo, matigas na siya. So, halatang hindi pa siya nabubuksan before. Ayan. Ayan siya, guys. Kung mapansin niyo siya, hindi masyado nagpo-focus. So, napansin siya na. So, mapansin nyo, madumi siya. Ayan, tapos medyo moist na yung kanyang ano. So, pinaka-best option dito, guys, ay magpalit tayo ng thermal pad at saka thermal face. Ayan, no? Kita nyo ba? May basa-basa na. Kaya siya minsan walang display. Tapos, yung thermal pad niya, thermal face, tigas na. Pansin nyo ba? Ano, namumuo na siya. Ayan, so, madumi siya. So, ang solution lang dito is cleaning. Siyempre, inspection pa rin natin. Bakit siya walang display? Nawawalan siya ng display. Sino binigay guys sa akin, wala siyang display. Tanggalin natin to. Para medyo makita sa microscope. So, ipo-full cleaning natin siya, guys. So, basic lang ito, guys. Makakatulong ito dun sa mga how to maintenance your GPU. Proper maintenance. Kasi ang dami yung nag-chat sa akin. Pinapayuhan ko na ang basic maintenance. So, mawalang experience sila sa repairing. So, hindi pa rin nila alam yung basic maintenance. Ang dami pa rin tanong. So, hindi matapos-tapos yung pagtatanong. So, ito gawa tayo ng basic. Pansin nyo naman kanina, nakitang-kita nyo doon sa video, doon sa una, i-display siya, tapos nag-black screen lang. Ang cost nun, guys, is sa memory. Ayan, so pakita natin kung bakit kasi siya nasabing sa memory ang problem. Tingnan natin yung side ng memory. May missing parts ba? Or... may basa, may liquid damage. So, let's see what happened. Ayan, so, pakita natin yung di pa mga medyo madami pa siya. So, inspect natin sa microscope para makita natin yung aking sinasabi. Ayan, guys. Mapapansin nyo ba yan kung gano'n siya kadumi? Oh, pwede natin. Oh, di ba? So, madami siyang dumi, guys. Ang dumi na yan ay nagkukos siya ng static o nagkakaroon siya ng resistance sa bawat katabing pyesa. Lalo na kung ang ano niya, guys, ay resistance. Pag nagkaroon siya ng konting liquid o nag-moist, yung mabasa na yan, guys, magsasama-sama yan, magkakaroon siya ng liquid.
tawag dito, magsama-sama, nagkakaroon siya ng resistance. Kaya nagkakaroon ng burn marks. So, mapansin nyo, yung BRAM, ayan guys, so, yung BRAM, pansin ninyo, mapansin nyo, di ba, basa siya. Ayan, o. Oh. Mapansin nyo yan, may basa. Yung side ng BRAM, yung sinasabi ko sa inyo, yung kaniya, ayan, may dumi siya, tapos may parang liquid, yung kulay black na black, is liquid yan. Ayan, mapansin nyo guys. May liquid sa pagitan ng BRAM. Kaya siya nagbo-black screen. Ayan, so pansin nyo siya. Ayan siya. Yan yung nasa ilalim ng thermal pad. Ibig sabihin, matagal na yung thermal pad niya. Taon na yung inabot, hindi pa nag-replace ng thermal pad. Ganon din sa thermal paste. Ayan, mapansin nyo, tutong na yung kanyang thermal paste. Ayan. So, silaw sa ilaw. Sisilaw siya. Ayan. Ayan o. Mukha ng bundok. So, ayan, yan yung ano niya. Yan yung isa sa coast. So, sapphire. Ayan. Masyadong madumi. So, inspect naman natin kung may pesa na corrosion. Ayan. So, pakita natin sa inyo. Ito guys, yung pagitan ng resistor na yan. Pag yan nagkaroon ng liquid, dahil may dumi siya kabog, possible yan makasunog. Ayan. Kaya dapat yan is ililinis natin siya ng cleaner. Pwede kayong gumamit ng yung nabibili sa Ace Hardware o kaya sa mga hardware na WD 400 something ganon. Yung WD ang pangalan. Panlinis siya na natutuyo. Yan. Medyo mahal lang siya. Pero mas maganda yun pang cleaning. Yan. So, ito yung mga data lines niya. Data lines and signals. So, check natin yan. So, buo naman siya. So, wala naman ako nakikita sunog. So, let's see. Crack. Yan. Okay, bakit ba siya nag-black screen? Ayun, guys. May nakita tayong isa. Ayan, nakikita nyo ba yan? So, mayroon tayong tinamaan dito na isang capacitor. So, nag-broken line siya. Ayan. So, yan yung aayusin natin. Ayan. So, may tinamaan isa. Siguro may handle. So, ayusin natin lang. Tapos ito, madumi siya. Ilalim ng BRAM, guys. So, i-cleaning natin niya mabuti. Ayan, maduming madumi na siya. Ayan, inspection, continuation. Masyado na siya naraming dumi. Okay. So, likod ng GPU chip. Actually, ang daming nag-i-inquire sa akin, guys. Naghahanap ng binibenta ng GPU. So, subukan natin to. Ayan, subukan natin itong i-repair at maibenta sa kanila. Ang dami kong i-repair na yan. Dumi guys ng PWM natin, no? Ayan, delikado, delikado. Kita nyo ba? Yung mga paa. Ayan, delikado mag-short. So, masyado maliliit yung pins. So, yan yung lilinisin natin. Magkakaroon nyo ng static. Magkakaroon ng resistance sa mga voltages niya. Okay. So, wala naman ako nakikita ang missing parts. So, gabok talaga. Sobra. So, wala. Ayan. So, next. Cleaning tayo. Cleaning. Linisin natin to. Yun ang pinaka best option. Ayan. Anoy muna natin siya ng paintbrush. Para hindi na maisama sa pang-cleaning natin ang dust.
So, gamit lang kayo ng paintbrush na ganito. Dapat guys, marunong kayo sa pagkano ha. So, itong video na ito, ginawa natin para sa mga may basic knowledge about computer. Yung mga wala, huwag subukan. Huwag na subukan mag-cleaning. Call na lang ng technician. Pero kung kayo may knowledge naman, pwede nyo gawin to. Kasi guys, sa totoo lang, napakarami ng nagpapagawa sa akin. Napakarami ng customer natin na sila yung nag-DIY, cleaning, repaste, rethermal. Nasira yung GPU, tapos pinadala na nila sa akin. Pinagagawa nila. Ganun lang din ginawa nila. Alam nyo guys, ang cost, mga nagiging cost, napakalaki. Sobrang laki ng cost. Hindi na po ako nagpiprint. Oh, may ano na yung tama na yung head ng ano ko printer. Try nyo sa baba. Ano ko? Ayan, so may customer na pumunta, kaya ano, magpapaprint. So ayan, continuation tayo. Ayan, nasa na ba tayo? Nalimutan ko na, ayan. So quick cleaning lang natin yan, gamit ang paintbrush. Ayan. Para yung dust, pag ina-apply natin ng liquid, wala na siyang dust. Kailangan natin muna siyang basic cleaning. Ayan. Hanggang sa malinis natin siya. Pati yung port na yan, lilinisin natin yun mamaya. Ang ginagamit kong panglinis guys is lacquer blue. Iba guys yung lacquer thinner, paint thinner, iba yung sa lacquer blue. Yun, mas the best yung lacquer blue sa pang cleaning na ano, hindi naman siya na umuusok guys. Napansin ko lang. Pero yung lacquer thinner, actually umuusok siya. Tsaka yung paint thinner. Nagkakaroon siya ng rimas. May ano kasi siya, mas masyadong maraming liquid yung mga ibang thinner. So, ang gamit ko guys is lacquer blue. Okay? So, linis na tayo. Okay, cleaning. Ang gagamitin lang natin pang linis ay ito. O, patalastas muna tayo guys. Ayan. Kasi, lahat ng mga nag... Kaya, dun sa mga video ko guys, inaalis ko na yung pagki-cleaning. Kasi, ang dahil nagtatanong. Yung... Lahat tinatanong, anong gamit mong pang tester, ano mong ano. Lagi kasing ganun eh. Kaya yung mga, ano, siyempre pampahaba pa rin ang video yun. Yung ano. Ayan, ang ginagamit natin guys, ito. So, hindi ko naman pinopromote, Briton Lacquer Blue. So, ito yung order ang kumo, ano to, sa Bulacan, I think. Ah, Bulacan ba o... Dito lang ito sa Metro Manila guys, yan. So, hindi ko lang tanda kung saan parte. Basta malapit lang ito. So, murder na ako nito, 10 piraso. Kasi ang lakas nito guys sa akin. Alis na. Lagi kong ginagamit. So, ano siya? Lacquer Blue. Ayan, nakalagay. Lacquer Blue. 350cc ang content niya. Tapos, commercial, industrial, purposes. Ayan, ganyan yung nakalagay. So, ito yung may ginawa lang din siyempre. Di ba guys? Lakas yung buti. Dinidikit lang nila sticker. Ganyan. Pero ito yung ginagamit ko guys. Briton Lacquer Blue. Siguro, so, wala ko idea ba't paano gawin to. Ano? Ayan. So, repilan lang natin. So, kasi lilinisin natin itong GPU. So, hulang na yung laman. O, kung itatanong nyo kung saan ko ito binili, search nyo lang sa Shopee at Lazada. Ayan, guys. Search nyo battle. Oops, natanggal. Tanggal ang takip.
So, ayan. Ay, hindi pala natin natanggal yung ano, thermal paste nito yung chip. Kasi, pag nag-cleaning kayo, guys, tatanggalin nyo yung thermal chip. Ah, thermal chip. Thermal paste. Kasi, guys, ito, pag nalapatan nyo yung lacquer thinner, natutunaw yan. Kukalat yan para yung soldering paste. Kaya tatanggalin nyo siya bago kayo maglapat ng lacquer or alcohol. Actually, hindi maganda siya pag kumalat. Nag-iwalay-hiwalay siya eh. Ah, so, yun ang gagawin ninyo. Siyempre, nagpe-face mask tayo kasi sakit sa ilong. Ayan. So, niyuhiin na yung buses ko kasi naka-face mask. Pasok natin. Kainin natin ang mic. Malakas na ba? So, ayan. Hindi maganda. Kasi sabi naman, may mga nag-ano kasi sa video. Naka-face mask ako, medyo mahina daw yung ano para mahulong. So, kailangan kasi protection na din natin yung ating kalusugan eh. So, tanggalin na lang natin yung face mask. Hindi pa naman siguro tayo mamatay. Pero masama kasi guys yun sa kalusugan. Health. Yung amoy ng lacquer. Masakit talaga sa ilong. So, hindi natin iano yung ating kalusugan para dun sa nagko-comment lang na medyo mahina dahil naka-face mask. Ayan. So, lakas nyo lang ang volume ng cellphone nyo. Malakas naman yan. So, cleaning na lang natin. So, yung VRAM. So, 2 gig siya guys. Ibig sabihin, 512, 512, di 1 gig, di 2, 4, di palip 2 gig. So, cleaning lang natin to. So, meron na tayong pang blower. So, nandun siya. Medyo malayo lang dito. Para tuyuin natin yung ano. Para mabilis. Yan. Para wala nang skip sa cleaning. So, ibig sabihin, ang problem lang naman ito, nawawala ng display. Tapos biglang kaka-display. Ganun lang. Di, dahil lang yung sa dumi. Kaya ganun. So, lilinisin lang natin siya. Nang maayos. Pwede na yan ulit. Sa ano yun natin siya ng brush. Pang toothbrush lang guys. Pwede na yun. Pang toothbrush. Tapos, lagyan natin ang yung butas ng ano. Para matanggal din yung gabok. Ayan. HDMI. Ganun din. So, ano lang to guys eh. Naputol na eh. Kasama sa pre. Sa mga cellphone. So, cleaning. Base cleaning. Ayan. Pag nababad na natin. So, hanap lang tayo ng toothbrush. Ayan. Siyempre, dapat maayos din yung pag-cleaning. Sa matigas to, kailangan yung patong natin eksakto kasi madadamage yung mga capacitor guys. Matatanggal yan. Hindi bara-bara. Kailangan proper handled. Yan. So, para matanggal yung mga exist na dumi na mga nakakapit na matigas. Sa far na video card guys ay maganda. Matigas ang pagkaka-welding ng mga piyesa nito guys. Base lang sa repair ko, medyo maganda siya. Yung mga sapa ng video card. Ayan. Medyo mahal lang siya. Pero magandang klase. Kumpara kay Sotak at kay Galax, mas maganda ito. Sa mga ganong video card. Matibay kasi ito sa init guys. Yung mga ganito. Yung mga solid. Mga solid ang welding ng mga brand na ganito na sa pair guys. So
So kailangan pinakamataas na temperature sa hot air yung ginagamit ko para nagre-repair ako ng ganito. Kasi antigas ng ano nito yung welding. So, full cleaning. Tapos, yung mga ano, konting brush. Konting brush. So, konting brush lang. Ayan, tapos sa bila naman. So, yung PW yung paa. So, linisin natin siya. So, malaki lang yung board na ito. Spacing, wala nang laman. Itong space na ito. Pero okay lang kasi naka-dual pan siya eh. Dual pan kasi yung gamit ito. Kaya okay lang. Kaya siguro pinahaba yung board. So, blower natin siya, guys. So, hindi ko na yano sa blower kasi malakas yung blower natin. Magliliparan yung aking mga gamit nito. Napunta muna ako sa blower station. Okay. Blower ko lang siya, guys. Mabilis lang. Blower station.
So ayan guys, blower na natin. So ang gagawin natin dyan ay mag-apply ako ng i-ano natin siya, i-reheat. Yeah, reheat naman ang kailangan guys para matuyo-tuyo siya. Para mapakintab natin siya. Kailangan siya ng reheat. So 300 lang. Tapos i-pull natin yung kanyang pan. Kaya matanggal. Oops. Gamit tayo ng maliit na nozzle. Tapos full speed ang air. Ayan, 300. 300 ang temperature. Especially yung back ng memory. So yung likod ng memory yung ating mas pupukusan kasi kailangan na matuyo na sa ilalim. Ito yung back ng memory. Maraming capacitor na maliliit. Tapos GPU chip. Mas maligta rin natin siya. So huwag natin itamaan ng air yung VRAM. Yung paligid lang. Yan guys, okay na yan. Tapos, clean natin ang paintbrush. Habang mainit-init pa. Para kumintab siya. Mapansin nyo, maganda siya. Malinis. Kasi medyo mainit pa siya. Yung kanyang gabok na natuyo ay medyo matatanggal. Para mukhang bago siya. Ayan guys, pansin ninyo. Mukha na siyang bago. Oh, malinis. Malinis niya. Ayan, palalamigin lang natin siya kasi nag-apply tayo ng heat sa mga ilang minutes.
Ayan, after lumamig ng ating nire-refer, so, apply naman tayo ng thermal paste. Lagyan natin siya ng sapin. Kasi malamig na siya. Ayan. So, lagyan natin siya ng thermal paste. Tsaka thermal pad. Hanap tayo ng wala na yung nakalagay dito dati. Tingnan natin ito kung pwede. Ay, hindi. So, wala na. Ito ba? Yun, sakto. So, lagyan natin siya ng thermal pad at saka thermal paste. Yun yung pinaka para bumalik na sa dati yung kanyang temperatura. And para hindi rin siya mawala ng display. Kailangan niya kasi yung ano normal temperature. Yan. Tapos apply tayo ng original na thermal paste. So, ang ating thermal paste guys ay mapapansin nyo. Yan. Cooler Master Ice Fusion. So, ano siya? 200 gram, 7.0 OZ. I don't know kung ano yung OZ na yun, pero ito guys is original. So, maganda temperature nito. So, lower than sa gantong version yung mumurahin. Yung ganito kasi, umabot ng 83 to 86 degree. Samantalang ito, umaabot lang siya ng 55 to 63 degree yung ganitong version. Kaya mas maganda pa rin yung kahit mahal, magmahal, mag-invest ka sa mahal, mas maganda guys. So, next. So, thermal pad. So, ayan. So, meron ako dito mga thermal pad. So, original version guys ng thermal pad. Ang gagamitin nyo. Huwag kayong gagamit ng walang pangalan. Huwag nyo nang tipirin. Huwag nyo nang tipirin yung sarili nyo. Kung sarili nyo naman yung computer nyo. O yung video card nyo. So, gumamit ka ng original na thermal pad. Kagaya nito guys, this is a ODC thermal pad. Ayan. Siyempre, dapat alam mo rin yung paggamit ng thickness. Kung anong thickness niya. So, madali lang yan guys. Kung wala ka namang idea, kung may panukat ka, gamit ka ng pansukat thickness. Ganito. Ayan. So, meron niyang Ayan. Halimbawa, ito, 1 mm. Pwede ba siya guys, sukatin. Bawa, kabit mo yung iyong ano, yung heatsink. Ano nakakabit na guys. Siyempre, nakapitid na siya. Screw mo siya. Para hindi kumibo. Yan. Sukatin mo guys yung pang mm mo siya. Kagaya nito, ibig sabihin ang thickness niya is nasa 1.5. Yan. So, 1.5 mm. Ibig sabihin, ang gagamitin natin na thermal pad is 1.5. Kaya lang, wala tayong available na thermal pad. So, ano ba yung dapat? Hindi tayo pwedeng bumaba ng 1.5. Pwede tayong tumaas ng kaunti, pero guys, huwag sobrang taas. Kasi yung ating GPU chip ay hindi lalapat sa heatsink. Okay? Masisira ang ating GPU chip. Yan. Lalo pag gumamit kayo ng maling thermal pad, masisira. Guys, hindi lalapat. Okay, kaya gumamit kayo ng original. Yun yung marirecommend ko. Huwag niyong tipirin. Kasi ang GPU, kapag mahal, huwag niyong titipirin ang thermal pad at thermal paste. Okay? Yan. So, pwede natin siya sukatin. Mayroon kasi ako dito guys available. I think this is a 2 mm. Pwede yan guys. Ang version na ito guys ay napepress naman to. So, pwede mo siyang ipress. Ibig sabihin, kaya niya pang tumapress. Mapress. Yung parang ano. Mailapat pa. Kaya pa yan. Hanggang 1.5. Kasi 1.5 yung requirement sa ating ano. Ay wala akong available. Guys, bibili pa. Pero may pera ka naman. Mas recommended. Bumili ka ng exact 1.5. So, gagamitin ko kasi dito is 2 mm. So, 50 ano natin yan. Tatansyahin natin. Makikita natin yan. Kung paano siya natatansya. Okay? So, unang gagawin natin ay maglalapat lang ako ng thermal pad.
Wala na kasi akong 1 point. Wala na akong 1 point. Pero boss na. So, ang gagamitin ko ay 2 mm. So, yung paglalagay, guys, magamat wala tayong cutter, pang tansya, pwede nyo naman gupitin siya. Gupitin nyo na lang. So, tansyahin nyo na lang siya. Dali lang naman yan, guys, eh. Kailangan exact. Sukat din siya. Yan. Ngayon, ito. Tinatansya ko lang siya, guys. Yan. Tapos, ilagay nyo lang siya, guys, ng ganito muna. Huwag nyo muna tanggalin yung balat o yung ano niya. May ratio niyan kung bakit siya hindi muna tinatanggal yung ano. So, malalaman nyo yan mamaya, guys. Yan. So, ikat natin siya dito. Ayan. So, malinis naman yung ating ano. Kaya walang problema sa ba tayo dito. Kaya ako, guys, naglagay ako ng ganito. Actually, malambot naman ito, guys. Pwede rin plastic. Para hindi magasgas yung GPU nyo kapag iniikot-ikot nyo ganyan. Kasi, guys, pag matigas na bagay o semento, masisira, guys, yung mga back nyo. Yung ganito, sa likod. Hindi ko lang mayangat, guys, kasi matatanggal yung ano. Yan, matatanggal yung mga pyesa maliliit na yun, guys. Kaya pag mag-ano kayo, kalimitan dumarating sa akin, guys, na ganun. Napakarami ng nawawalang pyesa na may missing kasi nagagasgas siya. Kailangan pag mag-send kayo sa akin ng paggawa, nakabalot talaga siya sa papel o kaya bubble wrap para hindi siya nadadagil o nasitanggal yung mga... Mahalaga yung back kasi natatanggal, guys, yung kalimitan. Kasi yung nandito may heatsink siya. Ayan, kaya lagi may bubble wrap pag mag-ship kayo ng... Kasi pag nag-missing parts yan, wala yung schematic, guys. Ayan. So, ayan. So, na tayo. Ayan. So, apply na natin siya. May technique naman dyan eh. Kung wala kang panukat, wala kang mga idea sa thickness. So, may technique pa rin dyan. Ito na, guys, yung ituturo ko. Mapansin nyo, so, hindi ko tinanggal yung plastic cover para hindi siya dumikit dun sa ating heatsink. Okay? Ito yung idea ituturo ko, guys, para hindi malito. Isa kasi sa thickness, eh. Nagkakano, dahil hindi naman alam yung thickness, ganyan. Paano yung tamang pagsukas? Pwede naman kasi tayong bumili nito, isang 2 mm, isang 1.5. Yun. Kung hindi natin alam yung thickness. Yan, nung ano, wala tayong panukat. So, ganito lang gagawin nyo, guys. Apply ka lang ng counting thermal paste sa ating GPU chip para siya sukatin, para malaman mo kung lalapat siya o hindi. Okay, ito meron na pala, kaunti. So, lagyan lang natin siya ng kaunti. Yan. Ito ay tinuturo ko para dun sa iba. Kasi ang dami nagdi-DIY, guys. Kaunti lang, guys. Yan. Para malaman nyo yung purpose. Malapit na natin. Yan. So, ito na yung purpose nun eh. Ayan. Anong purpose, guys, niya? Nilagyan natin kaunti lang. So, testing lang tayo, guys. Testing. Ayan. So, ang gagawin natin. So, prepare lang natin. Alam natin na ganito yung position ng ating, ano, heatsink. So, ilapat lang natin yan, guys, para hindi magka gulo-gulo yung ating thermal paste. Tanggalin ko lang yung ano sa kamay para hindi kumapit kasi kumakapit pala siya. Yan. Yan. Karoon yung kamay ko ng ano. So, gagawin nyo, guys, ganito lang. Yan. So, bago nyo siya idikit kasi kung may thermal paste na yung ating GPU chip, ingatan natin siyang maidikit agad para hindi masala yung positioning. Sipatin nyo lang. May butas naman yung tornilyuhan. Ayan. So, tansyahin nyo lang. Kapag pasok na at eksakto, saka nyo siya ilapat.
Kagaya niyan, guys. So, lapat na natin. Halimbawa, eksakto na. Tornilyuhan na siya. Kailangan stable lang siya. Ngayon, alamin natin kung yung ating thermal paste ng GPU chip ay lumapat sa heat sink dahil hindi nga lang natin alam yung thickness, di ba guys? So, ang gagawin nyo, ganito yung gagawin nyo. So, ngayon, iangat nyo siya. Ayan, angat nyo na siya. Mapapansin nyo, simple lang guys, hindi siya lumapat. Di ba? Ayan, no? Wala. Walang dumikit. Ibig sabihin, hindi pwede yung nilagay natin. Okay? Hindi pwede. Hindi pwede. Ayan. So, huwag niyong gagawin yun, guys. Ganyan, nakapag-cut na ako. Kasi kapag inilagay niyo yan, hindi nyo man lang tinesting o sinipat, masisira, guys, sa GPU chip or magsha-shutdown yung video card mo o yung unit. Guys, may nagpagawa na yan sa akin. Worth of 90,000 yung kanyang GPU. Ang brand niya ay Gigabyte. Ganun yung naging issue, guys. Alam nyo, simple lang, guys. Nag-re-thermal siya dahil mali lang yung thickness na ginamit niya. Kasi hindi niya, wala siyang knowledge eh. May na, sabi na, YouTube lang daw siya eh. Ganun yung sinabi ng ating customer. Alam nyo magkano charge, guys? Dun sa 90,000 na, worth of 90,000 na video card, na-charge siya ng 3,000 sa libor. And guys, kasi ma, diba, 3,000, nag-re-thermal lang naman, sabi nga, di ba? Imagine guys, bilang isang technician, mag-charge siya ng 3,000. Di ba? Re-thermal lang yon. Eh kasi yung unit niya namamatay, nagsha-shutdown. Siyempre pinag-automatic, ang dealing price is 3,000 dahil yun lang naman yung ano. Hindi kasama yung pyesa guys, hindi kasama ang thermal paste, hindi kasama ang thermal pad. Sa customer yung thermal pad at thermal paste kasi mas mahal yun eh. Yung thermal pad guys is, may 1,000 yan eh. Yung ganito yata, nasa 500 something. Basta yung original guys ha, usapang original, hindi tayo piki sa mga ginagamit. Ganyan, hindi siya lumapat. So, hindi siya pwede guys. Huwag niyo ipilit. Ganyan sabi ko kanina. Ipe-press natin. So, actually guys, hindi yun maganda. Actually, it's not good. Ano? It's not good. Kasi masisira yung VRAM kapag pinares. Ayan. Ngayon, dahil masyadong mataas, talaga hindi siya pwede. So, ang gagawin ko dito is order ako ng thermal pad. Yan, huwag ipilit. Okay? Pero, testingin ko lang ulit. Actually, guys, sa akin naman ito eh. Itong GPU na ito. Sibigay kasi ito, bigay. So, tinuturo ko lang yung tamang proseso. Yan. So, hindi pa kasi ito na tornilyo. Tingnan lang natin. Yan. So, hindi talaga siya lumapat. Yan. So, siyempre, hindi naman masasayang yan, guys. Kaya nga hindi natin tinanggal yung ano eh, para mailagay natin. Ano. Yan. Para makuha ulit natin siya. May tape, may ano naman, may plastic yan sa ibabaw. So, hindi siya masasayang. Yan. Yun yung purpose nun guys. So ito naman ay mga ano natin eh, panglagay. Ayan. Okay, this is 2 point something. Okay, 2 point nga. So, wala tayong available na itong isa, it's a 3. So, masyado makapal. Wala tayong available na 1.5. So, order pa ako, guys. Okay, ito yung, I think this is a 1.5. Pansin nyo. Ayun yung 1.5. Kaya lang, isang piraso eh. Check natin, baka available. Ayun, mayroon guys. It's available. Tama ba? Ay, hindi. Hindi, tama. Available. Hello guys, mayroon nga. Okay. Yun yung explanation lang natin. So, pinakita ko lang. Para alam nyo, kasi ang laki niyan guys. Oh. Yung difference. Oh. So, yung thickness. Oh. Pansin nyo ba? Ayan. So, testingin natin to. Wala mawawala guys sa testing. So, kailangan nyo rin gawin yun kung wala kang experience. Ayan. Okay.
Siyempre, dapat may, kung may gloves kayo, kahit gumamit kayo ng gloves. Ako kasi wala akong gloves. Nag-order pa ako ng gloves, guys, eh. Yan. Pero make sure lang na wala ng dust yung kamay nyo kasi kakapit yan dito sana, eh. Yan, okay. Nag-ano naman ako, naglagay ako ng ano, eh. Lacquer proof sa kamay para malinis, walang dust para hindi kumapit, okay? So yan. So next natin is ito yung gagamitin natin. Sukatin na natin siya. So next level. Okay, yung correct naman yung gagamitin natin. Okay, siyempre sukatin natin yan. So ganito na lang yung position. So, pagtiyagaan nyo na, medyo mahaba-haba yung ating pagtuturo. At least, magagawa nyo ng maayos yung inyong unit. Okay? Okay. Sakto po ba? Okay, apat yan. So, available pa yung isa natin dito. Okay. Oops, naglag. Pit ba? Okay. Ayan. So, ito na yung ilalagay natin. So, tanggalin lang natin yung puti. Ay, yung green. Ah, blue pala. It's not puti. Okay. So, hindi mo natin tinatanggal yung plastic para hindi dumikit sa etching kung mali. Okay. Yan, ito yung tinuturo natin ay mga options lang para magamit ng maayos. Okay? Siyempre, make sure na malinis yung ating BRAM para hindi makakuha ng dumi pag nagte-testing. So, nalinis na natin yung kita nyo naman kanina. So, ngayon, dito na tayo. Didikit na natin siya. May thermal paste dun. Kailangan dumikit dito. Diba? Okay? Okay, this is my own GPU. Bigay. So, tinapakita lang natin. Dinedemo natin. So, kailangan na eksakto sa butas. Ayan. Okay. So, tingin nyo ba guys? Gumana? Siyempre, ito tornilyo pa naman yan eh. Ayan. Okay. So, tingnan natin kung lumapat yung GPU chip sa kanyang heatsink. Kunting dikit lang guys. So, let's see. Wow, mayroon na guys. Yeah. Meron na. Kunti lang yung nilagay natin ha. Huwag nyo taasan kasi pag tinaasan nyo, nalapat talaga yan. Kaya kunti lang nilagay ko sa GPU chip. And guys, meron na siya. Pansin nyo. Pwede na siya. Tatanggalan pa natin yan ng plastic. Lalapat pa yan. Okay? So ngayon, dahil okay na yung ating nilagay, doon na tayo papasok. Okay. So, linisin lang natin to. Kasi may nadikit na thermal paste. Kasi pag di natin nilinis, kakapitan niya ng gabok. So, pag di-demo natin. Kahit may gloves tayo, guys, ikakapit pa rin naman yan eh. Kung sa gloves natin napunta yung ano eh. Kaya, make sure na clean. Okay. So, punta na tayo sa ano. Tanggalin na natin yung plastic. Actually, medyo ma ingat, dandahan lang yung pagtatanggal. Huwag masyado madaliin. Kasi ito ay
nakakakrak, nabibiyak. Kasi malambot nga to eh, original. Kasi mas maganda to, mas recommend ko kasi na nawawarak siya eh, kung ang nailagay mo ay mali. O para hindi, protection din, para parang nasa sargo siya, nawawasak. Para kung mali yung nailagay mo na thickness, mapipirat pa siya ng kaunti. Okay? Saka para ano siya, may adjustment ba? Diba? Magkaroon siya ng adjustment. Yan. Magkaroon siya ng adjustment dun sa kanyang positioning. Yan. Kaya mas recommend ko yung Odyssey. Actually, ito yung mga pinapagawa sa akin lagi ng mga customer, ng mga daladala nilang sariling thermal pad. Odyssey yung brand. Mas maraming gumagamit na nagpapagawa sa akin. Meron pa isa guys, yung Arctic. Pwede rin yung Arctic guys. Halos same lang nito. So ngayon, okay na siya. Nailagay na natin siya. Pwede na natin siyang idikit. Mamaya pala, lalagyan pala natin ng... Kasi na-testing na natin. Dumikit na siya. May marking na siya. Pansin nyo, may marking na tayo dun. So lalagyan na natin siya ng ano. Pi-perform na natin yung paglalagay ng thermal paste. Tamang paglagay ng thermal paste. Huwag nyo guys karamihan. Sasayang lang yan. Tatapon lang naman yan sa tabi. Huwag nyo naman punuin ang maapo hanggang dito sa board. Huwag guys. Ang nilalagyan guys, yung chip lang sa gitna. Yan. That's it. Pwede nyo lagyan dito. Para magkaroon siya ng magandang pagkapit. Saka sa ating chip. Yan. Konti lang, pampakapit. Okay, matagal na natin gamit to. Thermal paste na to. Sulit na sulit ang ating repair dyan. Ayan. So, try natin baliktad. Nalaglag ba? So, andun pa rin. Okay, saka na natin siya ilagay. Sipati natin kasi may thermal paste na. Kailangan hindi siya eksakto siya. Ayan. Okay. Okay, nandahan lang. Nandahan. Ayan, so nailagay na natin isang tornilyo sa kabilang side. Okay. Okay na yun, guys. Makikita nyo isang temperature, umayos na maayos siya. Ayan, okay guys. So, ito ay for testing na lang. So, isasalang ko na lang siya for testing. Assemble ko lang. Nalinis ko na yung... Nalinis na ito guys. Nalinisan ko na ito ng dumi. Itong ating ano. Malinis na yan. Make sure na malinis. Pati yung ating ano, nalinis ko na rin yan. So, hindi ko na pinakita sa camera. Ayan. So, ikakabit ko na lang guys to. Then, stress test natin. Okay? Para makita natin yung result. Okay? Show ko sa inyo yung stress test result. Okay? Simbolin ko lang.
Okay, lagay natin ang pan. Ayaw pumasok. Sala lang na position. Okay, tapusin ko lang guys. Then show ko na lang sa inyo later. Okay, it's done for assembling. Salang naman natin for testing. Okay. Gamit tayo ng HDMI. HDMI naman. Okay, let's see. So, power on. Okay, pan spinning. Check natin doon. Kung may display. Okay. Mukha may display. Okay, may display tayo. Okay, F10. So, lagyan natin siya ng... So, lagyan ko lang siya ng... hard disk. Patayin ko muna. Power off. Then, salang po. Games and stress test. Tingnan natin kung may magandang result. Okay, power on. Okay, it's on. Oops, i-boot natin sa maayos na boot device. So, F8. Boot device natin kasi nakasell package sa kong hard disk. So, boot natin sa OS. Okay. It's booting. Just wait for a while. Santayin lang natin siya. Yan. Windows loading. So, check natin yung driver kung papasok. So, yung gamit natin ay, I think this is a AMD yata ito. So, hindi ko napansin kanina yung GPU chip kung anong klase. Tingnan natin kung anong klase. Yan. So, we have a display. So, nagdi-detect ang driver. So, detection. Yan, nagdi-detect na siya. So, detected na yata ang driver. So, basahin na natin kung mababasa na natin ang kanyang tech power up. Okay, nabasa na.
Yan. It's working. Na-read na siya. Sensor. Ayan guys, pakita natin sa inyo yung ating result ng repair. So, lapit lang natin siya. So, ito siya guys. So, yung pan niya. By HDMI yung ginamit natin. Kasi yung kanina testing natin is by DP port. So, yan yung specs, guys. So, try natin siyang i-run yung ano. Stress test. Tingnan natin kung magba-black screen. Kung good na ba siya. Ayan. So, hindi naman nag-black screen. So, just wait for a few seconds. Few minutes. So, yung temperature natin. Look. Ating pan speed. So, look. Okay, waiting tayo sa updates. So, check natin a few minutes later, mga 10 minutes or 15 minutes. Just wait kung magbabago. So, tingnan nyo na lang yung timer natin guys is nag-start pa lang. So, hindi naman natin yan ma-pause pag pinost yung video. Hindi na po-pause yung ganito guys. Kaya continuation lang yan. So, ang time natin ngayon is this 59 or 1 minutes. Okay, check natin later. Oh my changes. Okay? So, yung video, i-cut na natin muna. So, lipat tayo mamaya sa after result. Okay? Ayan. So, ito na ang result ng ating stress test. A few hours. So, bumaba na ako sa baba. So, yan pa rin siya. Tingnan mo. Tingnan natin kung anong result. So, hindi masyado makita pag ano, focus natin. Lapit. Ayan. So, 23 minutes stress test. So, ayan siya guys. 2 gig. 10128 bit. Ayan. RX 460 graphics card. So, AMD guys ang processor. So, yung temperature natin ay pumapatak lang ng 72 degree. Pinakamataas na. So, pan speed natin is nasa 72% lang. Ganyan. GPU load 100%. So, yung ating temperature. So, okay na siya guys. Ready to rumble na. So, yan. Pwede na ibenta. So, binigay sa atin ng customer. Yan. So, ibibenta ko na lang siya. Actually, ibibenta ko na lang siya kasi or gamitin ko siya. Ito yung isa ibenta ko. Ayan. Kasi meron tayo dito. 4 gig siya na NVIDIA. So, 4 gig siya. Ayan. Benta na lang natin yan. Actually, may naghahanap kasi. Kaya ako siya ginawa. Actually, matagal na siya nakatingga na hindi ko nga magawa. Kasi nga, sobrang busy. Daming customer, daming pag nagpapagawa, nakapila. Tambak tayo guys. We have 18 pieces pending na nakatambak ngayon na magpapa-repair. So, siningit ko lang ito guys kasi meron gustong bumili. Sabi, paggawa ko daw siya. Yan, meron pa tayong gagawin dyan na may available pa tayo na i-re-repair na isa na 6GB at saka 8GB. So, 1070, I think 1070 siya.
So, waiting to repair pa rin. Kung ngayon binigyan ko lang ng time itong isa na to kasi may gustong bumili. Kailangan daw ng GPU. So, ayan. Subukan natin. Benta natin sa kanya. Yan, GPU na to. So, mura lang, guys. Search nyo lang yung price. Nasa Lazada at saka sa Shopee. Okay. Yung ating ibibenta ay RX 460 graphic card. 2 gig lang siya. So, pwede yan sa games. This is release on ang driver nito, guys, ay so ano siya, August 8, 2016 yung release. Medyo hindi pa siya luma, guys, kasi ano siya eh, mga 2016 na ganyan. Supported pa niya yung ibang mga games. Yung mga games na mga latest version niya. Hindi pa siya ganun kalumaan. Saka DDR5 na siya, mapansin nyo, DDR5. May mga DDR5. Gagana pa yan sa mga games. Kapag ang video card mo ay DDR4 pababa, DDR3. So, may yan yung nagkakaroon na ng error sa mga games, sa mga bagong games, sa mga latest version na games. Kasi nagkakaroon siya ng detection, software detection na luma na siya. So, yung mga DDR5, okay pa siya. It's working fine pa. Actually, yung ginagamit ko na NVIDIA na ito na 1050 Ti is DDR5 siya. Okay nga siya eh. Wala siyang error sa mga super na ginagamit. Kagaya ito pang record natin. Yung ating Adobe Premiere pang edit ng video. So, okay siya, guys. Na siya naging error. Yung DDR3 ko, yun yung naging error, guys. Ayan. Ayan, guys. Hanggang sa muli. So, bibitawan ko na naman yung ating video. Tatapusin na natin. So, salamat sa inyong pagsubaybay. Sa mga bago pa lang sa ating channel. Always, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? So, see you on the next video. Bye-bye.